Ano ba ang good news para sa'yo? Yung makalanghap na sariwang hangin na magpapagaan ang damdamin. Yung magpadala sa agos ng karagatan, hindi sa agos ng mga problema ng buhay. Yung mapag-isa, pero sa kalooban mo, ikay masaya. Habang napalilibutan ang kagandahang, mananatili sa puso't isipan. Nats, sumisenti! Nadala lang po ng magagandang tanawin. Dito pa rin sa probinsya ng Cagayan. 12 hours na land trip mula Maynila, mararating na ang probinsya ng Cagayan. Kung merong budget para sa aeroplano, aabot ng halos 1 oras lang ang biyahe sa capital city nito na Tuguegarao. Binubuo ng 24 municipalities ang probinsya ng Cagayan. Kabilang ito sa Cagayan Valley Region na binubuo ng 4 probinsya, ang Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, at ang dream destination ng karamihan, ang Batanes. Hindi magpapahuli ang Cagayan Province pagdating sa tourist destinations. Mula Tuguegarao, mararating ang bayan ng Santa Ana sa loob ng 3 oras. Alam niyo ba kung anong gagawin natin doon? 2 words, good vibes. Kaya let's go na at makasaya. Let's go, dito lang yan sa Good News. Sa Barangay San Vicente, matatagpuan ang Malaboracay na beach na hindi masyadong matao. Hello mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Angib Beach. As you can see, wala masyadong tao dito. Kaya pwede kang mag-relax. Kung may problema ka man, mag-chillax ka dito. Kaya okay na okay. Kaya ako ngayon, ang gagawin ko, magre-relax ako. Pinong-pino yung buhangin dito. Maputi rin, parang nasa Boracay talaga. Ito yung parang Boracay sa kanila. Dito lang siya, sa Cagayan. Kaya, kung sa inyo, puntahan nyo na ito dahil sobrang ganda. Worth it lahat. Grabe. Good news! Itabi na ang cellphone at mag-disconnect sa social media dahil mas masaya magmuni-muni sa ganda ng tanawin at preskong hangin. Mga kapuso, kung gusto nyo naman mag-overnight dito sa Angib Beach, meron sila ditong tinatawag na glamping. Alam nyo kung ano yun? Ito yun. And nagkakahalaga lang ito ng 3-5. Ayan, pwede na sa yung buong pamilya or sa buong barkada. Ang charm at kagandahan ng lugar na inyong-inyo for an entrance fee of 200 pesos. O diba, abot kaya. Solve na ba kayo sa Angib? Meron pa tayong pupuntahan. Yan mga kapuso, 6:30 na ng umaga at nandito tayo ngayon sa Santa Ana Port. And dito yung jump off papunta sa Palawi Island. Dahil sabi nila, ito daw yung pinakamagandang island dito sa Cagayan. Tara! Kailangan mag-rent ng bangka for 2,000 pesos papuntang Palawi Island. Aabot din ng 1 oras ang boat ride. Yan, thank you kuya. Ayan mga kapuso, nandito na tayo ngayon sa Palawi Island at dito tayo magsisimula papunta dun sa mismong pinupuntahan ng mga tao. Alam niyo ba mga kapuso na itong Palawi Island ay ginamit ng survivor camp ng Survivor America. Pupunta tayo doon ngayon. Meron pang trekking ng 15 to 20 minutes. Kaya tara na mga kapuso, samahan nyo kami and i-explore ang Palawi Island. Let's go! Oh, safety briefing muna bago ang trek packet ng lighthouse. Sa ibaba pa lang, picture perfect na! Okay po, sir. Dito po sa island, meron tayong wild pandan. Ito po ang bunga niya, hindi siya pwedeng kainin, pero yung dahon niya may silbi po sa atin. Pwedeng gawing sombrero, banig, at saka bayong po. Yan. Ayun. Ito na po yung umpisa ng hagdan natin, sir, na 237 step hanggang kalahati lang. Medyo nakakapagod lang siya kasi step bata po yung step niya. Step bata. 1, 2, 3, 4. Pagdating sa kalahati ng trek, napaselfie ako sa ganda ng bumungad na view. Nakailang step na tayo? Bale, hanggang doon lang dito po is nasa 70 na po na step. Okay. Habang pataas kami ng pataas, paganda ng paganda ang tanawin. Parang nakikita ko lang ito sa picture eh, pero may ganito pala talaga. Guys, tingnan niyo ang ganda niya. I love good news. Okay? I love you, good news! Okay, narinig ako doon sa kabilang baryo. Ha!
Ay, pagod pero kaya pa. Let's go. Ay, grabe. Ang ganda dito sa Cagayan. At narating ko na rin ang Cape Engaño Lighthouse. Ito raw ang gateway ng mga barko ng mga Kastila noong unang panahon. Sir, ito po yung pinaka-sundial po ng mga Espanyol dati. Ito, sundial? Apo. Bale, yung kan po, natanggal na lang po yung nakalagay dito sa gitna niya. Yun po kasi yung nagtuturo kung ano po yung oras nila. Pag nakasentro po siya, sa tawag nila is alas 12 na po yun. Bale, ang lighthouse po natin is plinano noong 1887, pinatayo noong 1888, natapos yun noong 1892. Mahigit 100 years old na po ang lighthouse natin. Bale, sir, ang may pavilion po na ipinatayo ng Espanyol sa Pilipinas ay apat na lang po yung natitira. Although marami pong pinatayo ng Espanyol na parola sa buong Pilipinas, pero puro tower lang po. Ito lang po yung may pavilion, apat. Okay, sir, ito po yung pinaka-powerhouse po nilang mga Espanyol. Yan po. Yan. Ito lang humugot po ng power ng konpo nila, pavilion at saka yung lighthouse natin. Ang bilin ng tour guide, mag-post sa pader na ito na may mga ugat ng puno. O, di ba pang Instagram at FB? Sakit batok, sakit ulo, sakit bewang, sakit ngipin. Sir, doon po tayo sa may isang bintana po para to sir. Pwede po kayo pumupo dito, sir. Pwede dito, no? Apo, tapos ganda. Ito, kunan ko po kayo. Tapos ito po yung pinaka-print niya po. The best na spot daw ang bintanang ito kung saan tanaw ang Isla Dos Hermanas. Wow! Wala akong masabi sa ganda! Gusto ko lang namnamin ang bawat minuto rito. 80 pesos per head ang bayad para sa tour guide fee kasama na ang entrance. After ng pamamasyal, magpapakabusog naman tayo. Seafood naman ang babanatan natin ngayon. Meron ditong lobster, meron din tayong sugpo, at saka lapu-lapu, syempre yan, no? Tsaka syempre, bago sa lahat, hindi mawawala yung kanin na mainit. Kaya, kain na tayo. Ito doon na natin ang saya. Sa isang resort dito pa rin sa Santa Ana, magpapakasawa ako sa water activities. Una sa listahan, ang windsurfing. Kuya Almo, ano po ba ang ituturo niyo sa akin? Paano po ba gamitin ito? Sir, bago kayo, nasa tubig ka, sumakay ka, tapos sakay dapat ko. Center siya. Center tapos dapat. Tapos ito, ganun mo ito. Okay. Dapat relax ka lang, ganun. Mag-balance mo ito. Papasikat muna ako habang wala pa sa tubig. Let's windsurf! Mga kapuso, first time ko gawin itong medyo kinakaba na, pero sana matutunan mo. Aba, hindi nga biro. Pero, go pa rin. Na-try ko na yung windsurfing. Talagang akala ko sa una madali siya, pero hindi. Iba siya eh. Kasi kailangan mo control yung balance mo. Tapos yung hangin, dapat alam mo kung saan tumatama. Then dapat relax ka lang. Kasi once na may tension ka, talagang matutumba ka eh. Next activity, ang all-time favorite na Pinoy beach lovers na banana boat na 100 pesos kada isang tao. Next naman ay after banana boat, water ski. Pero ngayon, papanoorin ko muna si kuya kung paano gawin. Water ski naman na 1,000 pesos per hour. Hindi pa ito madali. Sapanga. Di ako susuko. Fight, fight, fight. Experience ko doon. Hindi siya madali. Seryoso, hindi siya madali. Kasi kailangan mo talaga yung paa mo, hindi pwede maghiwalay. Once na naghiwalay yan, talagang tutumba ka. Kaya ginagawa ko, tinitigas ako siya. And then, pinapakiramdaman ko yung hatak ng speedboat. Kasi once na hinatakan yan, dapat alam mo kung paano mo ibabalas yung sarili. Mabilis na yung kaya. Stop!
Natapos ng adrenaline pumping activity, let's go kayaking! 150 per hour, sulit na sa pagsagwan at pag-explore sa karagatan. Kayaking! Favorite yun eh, favorite ko. Lalo na kapag yung may mga magagandang dagat katulad nito, yan talagang ginagawa ko yan. May nakapagsabi na kahit pinaggagastusan ang mga biyahe, yumayaman ka naman sa mga ala-ala. At dahil hindi masakit sa bulsa, pero masarap sa mata ang mga pasyalan sa Cagayan. Siguradong wala kayo? Pagsisisihan.